Kung sa pagtulong ng usapan ko, yan ulit sa kalam. Yo, yo, yo! Ayan po mga kanuli, magandang araw po muli sa inyong lahat. No, sa mapagpalang araw po muli sa inyong lahat. Ito ay, meron kasi ako nakita na nagtitinda ng kandila, no, dito sa may harap ng simbahan. So, tungayan natin ang kwento ng kanyang buhay. Kung kumusta ba siya or ano, kung gaano na ba siya katagal nagtitinda rito, or kung saan ba sila naninirahan, no? So, eto mga kanuli, meron dito ang kandila. Yan. At dito po pwede kang magsindi. Yan. At eto siya. Yan. Hi po. Anong pangalan mo? Mary Joy po. Mary Joy? Mary Joy. Mary Joy? Arsenwe. Ha? Arsenwe. Ah, Mary Joy. Mga kanuli, si Mary Joy. Yan. Ilan taon ka na, Mary Joy? 18 po. Kaka-18 ko lang kahapon. Ah, kaka-birthday mo lang. Apo. O, yan. Okay lang magbaba ng face mask para makita ka ng viewers natin. Yan, mga kanuli, si Mary Joy, no? Apo. So, kaka-18 mo lang. Ngayon, kahapon po. Matagal na ba kayo naninirahan dito? Sa Bongga po kami. Ha? Bongga. Ano yun? Sa Bakakay po. Pero, hindi kayo nag-i-stay doon? Hindi. Duman po talaga kami. Ah, paano si stay man nyo rito? Every Sunday po, di kami. Every Sunday nandito kayo? Karamihan naman, ano kayo sa bahay nyo? Ako. So, gaano na kayo katagal nagtitinda ng kandila? Ano po, si mama po, since ano, nasa 40s po ata niya. Then now, 60 na po siya, 62. Ikaw, anong taong ka nag-umpisa ng tinda ng kandila? Since daycare po. Yan na po. Since daycare hanggang ngayon? Anong pinakamahirap mong naranasan sa pagtitinda ng kandila? Kapag po umaulan, tapos ano, maparos. Kapag maulan, tapos malamig. Kumusta naman yung bentahan nyo rito? Okay naman po. Okay naman? Pag ginagabi kayo, saan kayo tulog na lang? Ano po, dyan po sa pastoral. Pinapatulog po kami dyan. Ah, pinapatulog kayo dito. Welcome naman sa may sa dating opisina. Apo. Nag-aaral ka? Anong grade? Grade 12 po. Grade 12. Kumusta pag-aaral? Okay lang din po. Okay din lang. Parang hindi okay. parang hindi okay mga kanuli, no? May gusto ka bang ikwento? Kanina, ang lakas ng ulan. Kanina parang wala kayo dito, no? Si mama lang po. Ay, ikaw kakarating mo lang. Grade 12. Top. Ano ba yun? Anong grade na yun? Kung... Second year college po. Second year college. Parang ano. K-12. Ah, K-12, no? Anong course mo pag college mo? BS. Business management ata po. Business management. Si papa mo, anong hanap buhay? Iyo man po. Then, nag-ano po sa barangay. Tanod po. Tanod. Ayan. So, nagsasideline bilang tanod. Ayan si mama mo, no? Saan kayo umahango ng kandila? Kami din po, nag-ibo. Saan kayo gumagawa? Ang galing ah. So, malaki ba puhunan ng ano, pag-ano ng kandila? Medyo po. At least kumikita kayo, no? Sa pag-ano ng kandila. Mabenta yung pag November, no? Ako. November 1, mga ganun. Mga kanuli yung kandila. Namatay na yung ano, sindi ng kandila. So mga kanuli, doon sila natutulog. Doon daw sa may opisina na yun. Dating opisina. Anong inihigaan nyo doon? Karton lang po. Unan? Karton lang. Paano pagkain nyo? Nabili po dyan. Ah, bumibili na lang kayo dyan. Ang galing. Araw-araw naman nauubos yung ano nyo, kandila? Depende po kapag ano, may event. Ah, pag tuwing may event lang? Pag nagdadasal ka, ano dinadasal mo kay Lord? Ano po, sana po, ano, matupad sa mamaya ko, tapos... Matupad yung? Mga gusto ko. Ano ba mga gusto mo? Siyempre po, makatapos sa pag-eskwela. Ano pa? Ano? Since ano kaya po, wala naman na iba ta. May ako lang po kaya matabawan si mama. Gusto mo matulungan mama mo? Tapos, makabawi po. Makabawi sa kanya, sa hirap niya. Tapos? So para sa kuya po, tsaka neto. Anong, sa kanahan, ganun. Bata ka pa eh. Sindangon na po. Tama. Yung mga kanuli, sabi niya, gusto niya muna matulungan ng kanyang magulang.
bago raw yung kanyang pansarili na hangarin. Ayan. Kala ko kung ano na sumigaw. Baka nalang may simba na yata. Ayan. So syempre no, hindi madali ang buhay no. Kagaya mo, nagsisikap na magtinda ng kandila, tumutulong sa magulang. Never mo ba naisip na hindi na lang tulungan ng mama mo sa pagtitinda? Ganon? Minsan po. Pag naisip mo na minsan na ayaw mo magtinda ng kandila, na nakapaisip ka ba na ganon? Minsan po. Minsan lang? Mapagal po kaya. Nakakapagod daw. Kaya ganon. So mga kadali, minsan daw naiisip niya na hindi na lang magtinda dahil minsan daw nakakapagod. So tama din naman siya. Kaya lang lalo ngayon maulan, wala silang bubong dito, no. Ay, mayroon kang payong, no. Pero naparis kaya. Kaya lang pag mahangin, malilipad talaga 'yan. No? Ayun. May message ka ba kay mama mo? Salamat mas sa pagpadaba sa mga sakripisyo. Salamat sa gabos. Eh, papa mo? Pa, salamat. Tayan, gaperme sa muya. Salamat sa imo. Kung wala ka mo, wala man kami. Ilang kayo magkapatid? Lima po. Pang ilang ka? Bunso. Bunso. Yung mga kapatid mo, may mga asawa na? Wala. Ay, yung mga panganay mo, wala pang asawa? Ang galing, no? Kasi wala ikaw, pong apa si mama. Ilang taon na yung ate mo? Ano po? Nasa 30s. 13? 30s. 30? So mga kanil, wala pa nga noong. Puti, wala pa sila mga asawa. Anong pinagkakabalan nila? Ano po? Yung saro, nag-ano sa kabasan. Tapos... Anong kabasan? Ano po? Sa may bundok. Ah, nagtatanim sa bundok? Ayos ah. Yung ibang mga kapatid, anong ginagawa? Yung ano po, saro, nasa... Supervisor po sa LCC, then ito po kaya nakapasa sa LET. Then yung saro po nasa Manila. Oo. Doon po nag-work. Lamig eh, no? May handa na kayo mamaya. Paano Pasko nyo mamaya? Nandito kayo. Wala po, daman kaya po nag-urali. Ha? May mga trabaho, tapos sa duwang kuya ko lang nasa harap. Ganun ba? Ayan. Abuksan mo yung kamay ko. Ano sa tingin mo? Ano yan? Abuksan mo daw. Mama. O ba tinago mo? Ayaw pakita kay mama mo. Baka rin tinago. Tinago kay mama niya. O ba tinago mo kay mama mo? Ayaw mo. Hindi ko naman sasabihin eh. Baka rin tinago niya kay mama niya. Alright, sige. Bye-bye. Ayan po mga kanoli, at kahit paano, at ayan po, nabigyan natin ng saya si Candila Girl, no, na halos prep pa lang daw siya, kinder, ay nagtitinda na siya ng kandila kasama kanyang mama. So yung mama niya, yung kanina, yung naabutan din natin ng bigas, no, kanina na umuulan. So ayan, kahit paano nakapag-share din tayo sa kanya ng blessing. At abangan nyo mga kanoli yung next vlog ko na isang bulag na may kasamang bata. Yung bata ang nagiging alalay niya, nagiging mata sa para sa magawa niya yung anumang kanyang gagawin. So abangan nyo yung mga kanuli, at medyo madamdamin yun mga kanuli. So I love you all mga kanuli, at ingat and God bless po tayo mga kanuli. Salamat po muli sa inyong lahat. At yun na nga, yung si Candila Girl ay naramdaman natin na para siyang iiyak, no, kaya lang pinipigil niya kasi nga nasa public places siya. Sabi niya ay minsan daw iniisip niya na hindi na lang tumulong sa pagtitinda kasi nga daw minsan mahirap, lalo na pagkatag-ulan at tas malamig. At sabi niya, pero sa kanila yung ano, sa kanila yung kandila, no? Sa kanila, sila rin ang gumagawa, tas kanila rin ang puhunan. So ang galing, no, at least hindi na sila umahango at umaangkat sa ibang distributor. So sa kanila na mismo ang kandila. So ang area nila ay dito sa may simbahan, at mabenta raw pagka tuwing may okasyon lang, kagaya ng Pasko siguro, or mahal na araw, or pista ng mga patay. So doon lang bumibenta talaga sila ng kumbaga kumikita ng mas maganda. Kaya nga lang nakakatuwa dahil sa kumbaga sila ay ano, lumalaban ng parehas mga kanuli, at naghahanap buhay ng kumbaga ng parehas sa mga
or tama para sa ikakabuhay ng kanyang magulang, kanyang tatay, kanyang mga kapatid. So, ayan, okay yan, Candela girl, okay ang iyong ginagawa na magsipag na magsipag. Palay mo makatapos ka sa iyong pag-aaral.